Mga sirasirang bahay, mga nagtumbahang poste at mga puno ang tumambad po kasunod ng pananalasa ng Bagyong Nina sa Kabikulan. Sa huling tala ng NDRRMC, umabot sa mahigit 100,000 residente ang naapektuhan ng bagyo. Balita hatid ni Joseph Moro. Sa lagay na ito, nagpaparamdam pa lamang ang Bagyong Nina sa Camarines Sur. Isang sasakyan na nabagsakan na ng puno pero agad naman silang narespondihan. At pagkagat ng gabi, andito na si Nina. Tayo po sa pagitan, delikado na yan. Pasado alas 9 na ng dito sa Lagonoy sa Camarines Sur. Ramdam na namin ngayon sa mga oras na ito yung pinakabugso ng hangin at ng ulan na dala nitong si Bagyong Nina sa probinsya. Sa gitna ng pananalasa, nasaksihan ko may mga tumatakas pa rin kay Nina pero walang balak manahimik ng bagyo. Apat na oras ito naghasik ng galit sa bayan ng Lagonoy. Anim na oras namang naramdaman ang masungit na panahon sa bayan ng Baaw na mas malapit sa mata ng bagyo. Hindi rin pinalagpas ng bagyo ang Naga City. Dala ang hangin bumasag sa ilang bintana ng isang hotel at tumumba sa Christmas tree nito. Inuga ang guardhouse na ito, pinalipad ang isang gulong at halos walang itinera sa arko ng lungsod. Iniwan ito ang lungsod na may mga nakahambalang na poste o puno at mga sirasirang bahay. Ito yung natira dun sa bahay ni Mang June dito sa Barangay San Sebastian. Siya yung natira dito nung kasagsagan ng bagyo kagabi at halos wala nang maitira dito sa kanyang bahay. Yung mga gamit nila ay basa na rin. At ang sabi sa atin ay gigibayin ito para makapagtayo ng bagong bahay na lamang. Walang budget. Dito naman sa bilang kumabahay ka matitira. Isinalalim na sa State of Calamity ang Camarines Sur, gayon din sa Catanduanes kung saan unang dumaan ang bagyo. Halos walang makita sa paligid bago pa mag-alas 6 kagabi. Pinadapa rin ng bagyo ang mga dinaanan kabilang sa bayan ng Bato kung saan unang nag-landfall ang bagyo. Sinira rin ng bagyo ang ilang bahay sa Albay. Habang sa Sorsogon, nabinayo ng malalakas na alon stranded kahit Pasko ang mga pasahero dahil walang pinayagang maglayag. Maging sa Northern Samar, marami ring stranded kahapon kahit Pasko, nakalis sila sa wakas. Joseph Morong, GMA News.